sinin ng umaga, maganda daw po si Monsignor Jovar ng masarap na kanghalian. So, October 6, Tuesday, 11 a.m., mga senior clergy. Sa Kalamba po, Kalamba. Sa Paris Church ng St. John the Baptist. At pag-uusapan po ang patuloy na formation, ongoing formation ng senior clergy. Ikalawa, nakatanggap po kayo ng paanyaya mula sa Diocesan Council of the Laity, Diocesan General Assembly sa October 10, Sabado, 8 to 4 sa San Pablo, Liceo San Pablo Gym. Ito po'y pagtitipon ng mga Paris Pastoral Council members. 10 representatives lang po ang inyong ipadala para sa kanilang Diocesan General Assembly. Nagkakaroon sila ng pondo at wala namang pondo yung inyong mga PPC. Pakibigay na lang po sila ng 1,000 pesos para sa kanilang gastos sa buong nalangon. Kasi sila yung papamilihan natin naman. Kaya 1,000 po ang magagaling sa mga Paris priest para sa kanilang gastos. Parokya po, hindi po pera ng pari. O kung may pera yung pari, ibigay nila lang yan yung PPC. Yan, 1,000 na naman. Ikatlo, huli, gusto ko pong pakita sa inyo itong sinabit ni Father Dodi sa kanan po ito ni Monsignor Mar sa ating nakagalap na fundraising ng Golden Jubilee Year. Ang Archbishop ng Most Holy Rosary Parish, nagsabit sila ng napakagandang report dito sa mga envelopes. May control number dito yung mga envelopes, pangalan na nagbigay sa 100 pesos. At nag-remit sila sa HEDOT, sa Chancery Office, ng 277 envelopes na mayroon 100 pesos ang laman. Ganito po ang pinagpasyahan ng Komite ng Diocesan Pastoral Council na ang sino mang magbigay ng 100 pesos doon sa envelope ay tatanggap nitong Golden Jubilee Club Membership Certificate. Ito na po yung pinaka-resibo nila. Sabi ng mga laiko, maiwalro lang nila dito sa kanilang bahay ay magandang tanda na ng pakikiisa nila sa ginanap na Golden Jubilee Year ng Diocese. So, iniikalit po namin kayo mga Paris Priest na mag-coordinate po sa inyong PPC. Napakadali lang po kung tutuusin. Kahit hindi na po kayong gumawa nito, baguhan si Father Dodi, ang pinagawa niya nito yung kanyang PPC President, tapos in-endorse niya, sinabit nila sa Chancery Office. Ayan. So yung sinabit niya 277 envelopes, may naman 100 pesos, ay tatanggap siya ng 277 certificates. At yung Paris na po ang maglalagay ng pangalan. Ayan. So nagpa-impreso na po kami nito ng 10,000 para sa mga magsasapag-redimit ng mga envelopes sa Chancery. Pero ang mga laiko, ang general headquarters po ng ating fundraising ay sa pagsamahan. Imumungkahi ko na lang kay Monsignor Mar na sa October 10 sa Pastoral Assembly nila, Diocese Assembly, maglalagay kami ng bundo on table. At yung mga gusto pang kumuha ng mga printed na envelopes para sa fundraising, doon na lang din yung kuning. Kasi daming nagtatanong kung saan po kukunin yung mga envelopes. So maglalagay po kami ng table doon, yung mga tanong ninyo at mga updates doon sa fundraising, ay pupuntahin na lang ninyo doon ang inyong pinagay sa President. Salamat po. Salamat po, Father. Yan ang pabiyan. Father, isasabihin na nakaka-sa envelope pera or... Si Father Dodi po ay nasa envelope pa. Ah. Pero kung gusto niyo, basta may mga pangalan kayong nakapalook doon. Kasi kapag walang pangalan, parang mahihirapan silang i-trace pa yung kanilang nabibigay yung mga certificates. Pinagawa po namin ng... Pwede kong nasa envelope o wala nasa envelope.
Depende po sa kakayanan ninyong PPC upang nila yung isasabit sa... On before October 10th na submission? Hindi naman po, wala namang pong date. Wala namang pong date. Kasi itong fundraising natin ay para sa pagdiliwang ng ating event ng UDU. Pero siyempre, gumagastos na po ang diocese. Katulad sa dadating na buwan, makakatanggap po kayo ng mga tarpaulins. Nilagay na po namin sa tarpaulin lahat ng activities ng Golden Jubilee Celebration. Isang malaking tarpaulin. At tatanggap po ang mga parokya noon. So, gagastos po tayo dyan. Gumastos. Ito po pa ng certificate ay 3 pesos lang sa ating imprenta. Maganda ng certificate. So, kung 97, may nagsasabi nga doon, kung father kung magbigay mo ng 80 o 50, siguro ba, ikita pa, kaya bigyan siya ng certificate. Ano? So, tatlong piso lang naman ito. Ayan. Salamat po. Salamat po, Father Ray. Kaya tawagan po si Father Reggie. Magandang araw po. Ito po ay isang paanyaya sapagkat dito po sa Santa Rosa gaganapin ang Catholic Social Media Summit. Ito po ay sa pamumuno po ng Media Office ng CDCB. Ito po ay ika-apat na summit na ito. Yung po, yung first two summit ay ginanap po sa Manila, and then yung third ay sa Dagupan, at ang ika-apat po ay dito po sa Laguna. Kasi minsan ay tinatawag ako ni Bishop para sabihin na kung pwedeng tanggapin ang summit na ito, at sabi ko naman po, kaya so naganap po kami. Kami po ay dapat nagtulong ni Father David. Pero palalunan po ay yun po ang ng diocese ang siyang nag-asikas dito. Patulong po yung Youth Pinoy, yung media office ng CBCP. So ito po ay nag-aanyaya po kami sa social media ministry, media ministry po ng bawat parokya, at kasama rin po ang mga kabataan sa October 10 to 11, no? So, sa Santa Rosa seat po ito. Doon po sa bagong auditorium ng Santa Rosa City Hall. Yun. So, doon po. Maraming salamat. Maraming salamat po. Wala po. So, ngayon po yung natawa.